Hanggang ko nang ginagawa to, pero every time ini-intro ko dito, kinakabahan pa rin ako. Grabe yung kaba ko, parang lalabas yung puso ko. Anyway, medyo marami mapag-promotion, ano? Meron lang po tayong mga konting house rules, meron lang ako konting hilingin sa inyo. Kasi sa totoo lang po, hindi tayo magka-training ngayon. I-share ko lang sa inyo paano ginagawa yung negosyo ng tama. Ang tawag nila sa seminar na to is Training Orientation Principle to Success. Kung sineshare dito kung paano ka magiging successful sa business. So ayoko naman maging seminar type kasi baka antukin kayo, baka matulog kayo. So ang gagawin lang natin, magkikwentuhan lang tayo. Okay ba sa inyo magkwentuhan tayo? Yes! And para mapabilis po yung kwentuhan natin, kasi ngayon, ano oras na ba? Mag-alas 8 na. So, kasi baka umabot tayo pagka minsan kasi pag ginaganahan ako, umabot to ng mga 5 oras eh. So, baka ganahan ako eh. Ganito na lang, meron lang po tayong, meron lang akong konting kahinginan, meron lang tayong konting house rules. Kung okay lang po sa inyo. Simula ngayon, sa minuto ko na to, sa oras na to, hanggang mga 2 oras pa, okay lang po ba wag po na tayong magkwentuhan? Sino ba yung mga first time aate ng TAPS? Pwede makita? First time? Alam mo nakakatuwa, kasi karamihan sa inyo, namumukaan ko, karamihan sa inyo mga matagal na member, di ba? Pero umaattend pa rin ang TAPS. So dun sa mga member na, huwag niyo muna kwentuhan, kausapin, yung mga downlines niyo na umaattend, kasi baka mamaya interested sila makinig, and ikaw naman, kinikwentuhan mo sila, pati distract lang. So much better, huwag muna tayo magkwentuhan. Pangalawa, okay lang po ba, paki-silent mode po yung mga telepono natin. Kasi baka mamaya biglang mag-ring yan, tapos yung ringtone mo pa, yung haring-king-king eh, di ba? Biglang magtawa na yung mga katabi mo, o kaya pusong ba ito yung ringtone mo? So, paki-silent mode po muna natin. And kung wala namang importanteng tawag, off niyo po muna. 2 oras lang naman eh, 2 oras lang hilingin ko, patayin niyo po muna. So, okay lang po sa inyo yun? Yan. Pangatlo, kung okay lang din po sa inyo, mag-participate po kayo. Paano kayo magpa-participate? Pag may tinanong ako, sasagot ka. Ang sasagot ko lang naman, oo o hindi. Sabihin mo nga, oo o hindi. Oo o hindi. Ayan. Yes or no? Yes or no. Yun. Tama, mali. Tama, mali. Diba? Yan lang. Alam mo kung bakit? 2 oras po to, 2 oras tayong magkikwentuhan. And sa loob ng 2 oras na hindi mo binubuka yung bibig mo, magkakabakteriya yan. Tama. Tapos bigla kang bubulong sa katabi mo, so bigla mahimatay yan, problema pa yan. Lalo na yung mga nakaupo dito, kung mapapansin nyo, harap-harap kayo sa tingin kayo sa likod. O, di ba? Punong-puno na, wala na kayong madadaanan. So pag hinimatay ang katabi mo, paano natin isusugod sa ospital yan? So, di ba? So buka-buka lang natin yung bibig natin, okay? And may nag-uusap pa ba? Marami nag-uusap pa sa kabila. Pero, pakisarado naman para hindi nila tayo madistract, sa same time, hindi rin tayo makadistract sa kanila. Yo, pakisuyo na lang mga brother ha. Tapos yung mga nandyan yan, ayos na, settle na. Palakpakan nga natin yung kaibigan ko, si Mark. Grabe Mark, I love you! Kung mas magkikita tayo. Kaway ka naman, nagtipaklo ko. Iha, kaway ka, tasaw yung kamay mo. Yan, si Mark. Siyempre, si Gibe, nagsiselos eh. Gibe, palakpakan. Mamaya, ikikwento ko na dito, loko-loko ka ha. So yung mga kaibigan po natin. Doon po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ang pangalan ko po, Prinsipe. Napakaganda ng pangalan, no? Prinsipe de Villier. Ang nickname ko po, ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, Ipe. So, huwag nyo lang dodogin yung pangalan ko kasi sumasagwa. Diba? Ipe, 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 Ipe. Ang totoo po talaga kasi palayaw, Pe. Tawag sa akin ng mga magulang ko, Pe. Kaya lang minsan, di ba, may mga pagkakataon hindi mo naririnig yung tawag, Pe, Pe, Pe. Diba? So, kaya ginawa ng mga kapatid ko para hindi magtunog bastos, ginawa na lang Ipe. Kaya lang minsan, ganun pa rin eh, pag umalingaw nga, eh. Ipepe. So, Prinsipe, Prinsipe de Villier, ang background ko po, dati po ako empleyado, tama yung sabi ng kaibigan ko, si Akron. Dati po akong programmer sa Globe, Consign graduate po ako. Sino sa inyo graduate ng IT? Isa. Sino pa? Buti naman, ikaw, graduate ka na. Kung may sasabihin ako sa inyong dalawa, wala na kayong future. Hindi, totoo. Kasi sa panahon ngayon, halos lahat marunong na mag-computer, even yung mga bata, high school pa lang, marunong na gumawa ng website. So, pero nung panahon namin, hindi pa na makatagalan yun, mga 3 years ago lang. Diba? In demand po yung kurso na yun. At sa totoo lang po, ako hindi ko alam kung anong talaga yung gusto ko sa buhay. Nung graduate ako ng college, hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay. Ang kauna-unahan ko po kurso criminology. Gusto ko maging police. Kasi po, laking Cavite po ako. Yung lugar namin sa GMA Cavite, sobrang gulo. Lahat ng klaseng masamang gawain nandun po.
Alam ko yung mga tao doon masama. Magbenta ng drugs, magbenta ng drugs, magbenta ng drugs, tsaka magbenta ng drugs. Yun. And nakakaasar, pag nahuhuli yung pusher, yung mga nagbenta ng drugs, after 2 days, 3 days, magugulat mo, nagbenta na naman. So alam mo yun, kasi yung mga police, binabayaran lang nila, then nakakalma sila. Kaya tumatak sa isip ko yun, sabi ko, hindi masusumpot yung droga na to, unless pag nahuli mo, patayin mo na. So sabi ko, gusto ko maging police para pag ako nakahuli na ng mga drug pusher, marilin ko na lang sa ulo, sa likod ng presinto. Diba? Hindi ko na ikukulong. So yun yung gusto ko noon. Kaya lang ang problema, pagdating ko noon sa Manila, nag-aral ako sa BCCR, masyadong magulong. Matindi ang hazing, sino sa'yo may fraternity? Taas ka, Mari. Ako po kasi may frat ako eh. Anong frat mo, Brad? Luma niyo frating dito. Anong frat mo? Nagtaas ka kamay. Ha? Gamma Sigma, M5, di ba? Ikaw? Treskill yun, kuya. Ha? Sigma Epsilon, M5 din yun. Iba, iba, iba sa M5 yun. Kasi noon sa PCR, ang namamayagpag noon yung M5. Yung Magic 5 kung tawagin, Crime Buster, etc. etc. And pag nakukusugadahan ka nila, whether you like it or not, ipapasok ka na sa fraternity mo, kahit sa fraternity nila, kahit ayaw nila. Lalo na pag matangkad ka. Yung kaklase ko, barkada ko, kasi yung tangsad ko, nakulusunadahan, biglang tinukot, dinala sa ibabaw ng building, pinagpapalo. Kaya nga dati, hindi ko mag-gets pa rin naging brotherhood yun, sinasaktan. Halos mamatay yung kaibigan ko na hospital. And then, nakakaasar kasi noon, nag-aaral ako sa BCCR, pag sumasakay ako ng LRT, yung mga taga-Piate, sinasaksak yung mga taga-BCCR. Di ko naman maintindihan kung bakit sila nag-aaway. Wala naman sila pinag-aawayan. So sabi ko nga, galing ako sa magulong buhay, sa magulong mundo ng Cavite. So pag-nos ko na Manila, magulong pa rin. So umalis ako sa BCCR. And then nag-aaral po ako ng UE. Ang kurso ko naman doon, computer engineer. Ang layo, di ba? Criminology from computer engineer. Ang problema naman, pag sa engineering ka, ang hirap sa math. Tama, mali. And hindi ko po maintindihan, lalo na yung algebra. Kasi paano mo maiintindihan yung number sinasama sa letter? 3x minus 2y. Sabi ko, paano kaya makukompute yun, di ba? At saka, alam mo yun, bata pa lang ako, very logical na ako mag-isip eh. Sabi ko, aanhin mo yung algebra sa totoong buhay. Pag bumili ka ba ng palengke, ibabayad mo ba 3x minus 2y? Di ba ang ibabayad mo lang 5 piso? Tama mali, peso? So sabi ko, hindi ko makita kung saan ina-apply ang algebra niya. So lumipat na naman ako ng eskwelahan. Napunta ako ng, kung alam niyo yung CCP. May nag-aaral ba dito sa CCP? Baka kasi may ma-offend ako eh. CCP, Santa Mesa, meron wala? Ay, nag-aaral ko kayo doon. So nung nag-enroll po ako sa CCP, ang kurso ko naman doon ako ng computer science. Ang problema, yung mga kabatch ko, yung mga barkada ko, mga naging barkada ko, sugarol. Alam mo, lulun sa Caracruz. Kasi syempre, di ba pag ikaw, kahit hindi ka sugarol, pag napabarkada ka sa sugarol, magiging sugarol ka, tama mali? Tama! Ina yung allowance ko na uuwi sa Caracruz, eh lagi pa akong talo. Sabi ko, kailangan lumayo sa mga barkada, so lumipat ko ako ng ama. So pagdating sa ama, tumigil na naman ako, nalipat naman ako ng FEU. Sa FEU ko, ang kurso ko naman doon, Banking and Finance. Kasi sa pakinggan, di ba? Banking and Finance. Tsaka sa FEU, napakaraming magagandang chicks. Yun talaga yung purpose ko noon. Kaya Banking and Finance, kasi sa likod ng building, BS Bio Nursing, sa likod ng building noon yung Banking and Finance. Ang problema, mat na naman, Jesus Mario Joseph, ayoko nga ng mat. Plus, yung building ng BS Bio, tinatapo nila yung, pag sa BS Bio, pinag-aaralan niya yung mga animal. Alam niyo ba yung mga animal? Yes. Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo sa kanya, animal ka ba? yung mga tinatay insect na pusa, palaka, yung mga binibiyak, tinatapo niyo sa tabi ng building namin. So yung classroom namin, amoy formalin. So sorry, Joseph, hindi ko matiis. Imagine mo, papangit na ng kaklase mo, tapos amoy formalin pa yung classroom mo. So tumigil na naman ako, and then bumalik po ako sa ama, doon ko po chinaga hanggang nakagraduate ako. Ang dami ko pong naging kurso, ang dami kong naging eskwelahan. Sabi nga sa akin ng tatay ko, alam mo, kung tinapos mo lahat ng kurso mo, astronaut ka na ngayon. Sabi ko, oo nga, no? Sabi siguro, sobrang talino mo na. 7 taon po ako sa college, hindi dahil bobo ako. Kaya lang kasi, at that time, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong buhay. Hindi ko talaga alam. Alam yun, kahit ikaw ngayon eh, especially yung mga nag-aaral dito, yung mga nasa college dito, pustahan tayo, hindi mo alam kung ano yung gusto mong buhay. And kung bakit mo pinag-aralan yung kurso na yan, kasi sabi ng nanay mo, in demand yan. Tama. Tama, mali. Tama. Or na-influensya ka ng mga kaibigan mo, bakata mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pero ang totoo niyan, hindi mo alam ang nag-aantay sa buhay na yan. Tama. Kasi ako, kaya naman ako nag-computer science, kasi in demand daw.
Plus yung mga barkada ko, yun yung kurso nila. So sama naman ako. Ang malapit doon sa ama, napabayaran yung teacher. Sabi ko, mas madali gumraduate dito. Sir, di na ako pasok, bayaran lang kita. Kung sino, payag naman siya. And ako, ang katwiran ko noon, ang aatinan ko lang, gagalingan ko lang sa mga major subject. Pagka yung mga minor subject, like math, algebra na yan, PE, Susmaria Joseph, college na may PE pa, di ba? Nakinin yung PE, patintero. Nakakatawa yung ama para mga gago eh. PE namin patintero. Ang galing ko pa naman patotot. Alam niyo yung patotot? Bira sa gitna, di ba? Haba ng kamay ko, dito pa lang ako, taya na silang lahat eh. Anyway, so, hindi ko alam yung nag-aantay sa aking buhay until gumraduate po ako ng college. Pagka-graduate ko ng college, ito yung pinakamasakit na part. Pagka-graduate ko po, hindi ko na sasabihin kung anong taon, di ba? Pero ang masakit na part, ang hirap maghanap ng trabaho. Sino nakaka-relate? Sino nahirap maghanap ng trabaho? Alam mo kung gano'ng kahirap? Gumawa po ako ng resume, nakapag-reprint na ako ng resume, umabot na isang dangkal yung resume, pinasa ko sa mga kumpanya, lahat ng sinasabi ng kumpanya, tatawagan ka na lang namin. Tatawagan ka na lang namin. Ako naman tuwan-tuwa, nakaabang ako sa telepono, wala naman tumatawag. And doon ko na-realize, pag sinabi pala ng company na tatawagan ka na lang namin, it means hindi natanggap. Ayaw ka lang nilang ma-offend. Alam yun, at that time, meron akong sapatos, niregalo ko sa sarili ko nung graduate ako. Ang pangalan po nung, ang brand na sapatos ko, Doc Martens. I don't know kung alam niyo yung brand yun. O yung Dr. Martens na sapatos. Ang kapal nun, ganyan kakapal yun, oh. Tsaka solid yung takong nun. Solid talaga, goma talaga, solid. Alam mo, kaka-apply ko, nakaka-apply ng trabaho, naupot na siya. Alam mo kung gano'ng kaupot? Nakaapak ako ng piso. Tao. Imagine mo, nakapako ng tao. Sobrang anipis na po talaga na sapatos ko. Alam mo yung, ang itim-itim ko na, imagine mo, sobrang pogi ko na to, pumangit ako, kaka-apply. Kayo kumontra, kayo kaya magsalita dito. So, Makati, Ortigas, lahat po ng building dyan, pinasahan ko ng resume and ng good news, wala pong tumanggap sa aking trabaho. Kasi bakit? Yung law of supply and demand. Babalikan natin, 20 years ago, ang demand ng computer, napakalaki. Ang supply ko, kaunti. Bakit? Ang computer noon, subject lang, walang kurso. Tama mali? Kaya kung ikaw, computer engineer, 20 years ago, baka umamag ka. Kaya lang, 10 years ago, ang demand ng computer, lumiit. Pero yung supply, dumami. Bakit? Lahat ng universities, lahat ng colleges, nag-offer na ng computer science, computer application, and IT. Tama mali? So sobrang daming graduate ng IT, wala namang available na trabaho. Law of supply and demand. Alam mo yun, ang hirap, ng frustrate ako. Sabi ko, grabe, ginapak ko yung pag-aaral ko, working student ako, pinag-aaral ko yung sarili ko, and then nag-graduate ako, wala akong maharap ng trabaho. Nag-frustrate talaga ako. And then may nag-offer po sa akin. Ang kauna-una akong trabaho after ko gumraduate, ito malupit. Assistant Kitchen Supervisor. Wow. At least may supervisor, di ba? Pero malupit, assistant. Assistant kitchen. Saan? Sa Max's Restaurant. Ano trabaho ko? Nagtatatag ng ubod. yung gagawing Shanghai. Ay yung lumpiang ubod ng Max. Maglulog ka ng manok. Yung fried chicken nila. Magluluto ka ng pasit canton. Anak ng tinapay na trabaho. Alam mo, umiiyak ako habang nagtatatag ako ng ubod. Oh. Sabi ko, tangin ako, sa graduate ako, bakit ko ginagawa ito? Kaya lang wala eh, no choice eh. Walang available na trabaho eh. Until one day, may barkada ako ng college, tumawag sa akin, pare, opening sa office namin. Huwag kang mag-alala, malakas ako dito. Jowa ko yung HR, ipapasok kita. So nagkaroon po ako ng break. Nakapasok ako dito sa Ortigas, ang pangalan ng company, Pasco Certeza. So, Pacer, ang ginagawa po noon, GIS. Karamihan GIS, Geographic Information System. And luckily, at that time, wala akong marunong sa Pilipinas. And nung pumasok po ako sa company na yun, pinagbuti ko. Meron po akong ugali na pag meron akong ginawa isang bagay, pinagbubuti ko po talaga. Hindi naturo sa akin ng magulang ko yun, hindi ko na malay. Hindi ko alam, basta siguro, dahil limited yung opportunity ko, simula na malita ko, kaya every time nagkakaroon ako opportunity, ginagalingan ko. So ginalingan ko po sa company na yun, natuwa sa akin yung may-ari, yung hapon. And yung hapon ang ginawa ko, tinrain niya ako. Tinuruan niya ako. So gumaling po ako sa GIS. Geographic Information System. Naging 40 ko po siya. Until na-pirate ako ng ibang kumpanya. And ang empleyado, pag pinirate, ibig sabihin, tataas ang sweldo. Inoferan ako ng isang company, ang pangalan GSMI. Mas malaking sweldo, mas magandang binibisyo. Tinanggap ko. And then, umalingaw ko po yung pangalan ko hanggang nakarating po sa Globe.
Inabsorb ako ng Globe, kinuha ko, binigyan ako ng magandang compensation. Imagine mo ha, syempre Globe, libre load ko. Ang uniform ko, tatlong set ng polo, tatlong set ng long sleeve, tatlong set ng slacks. Ang bibilin ko, medyas na lang. Tapos meron ako transportation allowance, meron ako food allowance, ang basic salary ko, 15,000. So maganda rin trabaho ko. Eto malupit, bigla ka ngayong re-recruitin sa networking. Diba? Imagine mo, ang pogi-pogi ko, ang ganda-ganda ng trabaho ko, sa Globe ako, ang ganda-ganda ng benepisyo ko. So may marirecruit ako sa networking, ang nakaka-offend, ang una ko nakita, shampoo. Gago pala to eh, sabi ko. Sa exception ko, pag bebentahin mo ako ng shampoo, wala nga akong buhok, gago ka, di ba? At saka nakakatuwa nun, kasi gaming gabi, na-invite po ako, umupo ako sa harapan, sabi ng speaker, alas 7 ng gabi, good morning daw. Good morning, eh para pang, alam mo, parang tanga-tanga hindi maintindihan yung speaker, good morning, bakit good morning? Para bagong pag-asa, huy, yes! Ano to, adik ba to? Anong pinagsasabi nito, di ba? So, sa madaling salita po, hindi nag-open yung mind ko, negative ako. Gusto ko tumakas, ang problema, pag nakaupo ko sa harap, ang daming tao sa likod, hindi ko makalabas. Di ba? Pero ginawa ko ng paraan, ang plano ko noon, si CR ako, and then biglang takas, ang galing po na nag-invite sa akin. Pag CR ko, nagulat ako, paglabas ko ng CR, andun siya, nakaabang. So, hindi po ako nakatakas, pero sabi ko sa kanya, ang pangalan ko na nag-invite sa akin, Edbon Maulabdan. Yun po yung sponsor ko, siguro yung iba sa inyo kilala. Actually, ka-text ko siya kanina. So si Edbon, from time to time pa rin, kinakamusta ko siya. So sabi ko sa kanya, ganito na lang, Bon. Wala akong panahon para umatin sa seminar. Sabi ko, tingin mo yung itsura ng speaker. Sabi ko, tsaka parang adik, imagine mo, gabing-gabi, good morning. Parang ganito, ikaw mag-explain sa akin ng negosyo. Anyway, ikaw nag-invite sa akin, explain mo sa akin. Alam mo, ginawa ni Edbon, pumamot. Pare, kakasali mo lang kagabi, patay tayo dyan. Hindi ko pa kaya i-explain, antayin natin yung upline ko. Lalo ako nagunuhan, anong upline? Putang inaan mo yan, nagunuhan. May narinig akong grabe, may narinig akong power. Tapos gabing-gabi, good morning. Tapos may upline, kulto ba to? Kapatid mo ko, papalitan niyo ba yung religion ko? Sabi mo gano'n. Hindi, yun yung tawag sa mga nag-sponsor sa'yo, sa mga nag-invite, sa pinapaliwanag niya. O sige. Ang malupit, pagdating po nung upline niya, nagkataon, kakilala ko. So yung upline niya, hindi ko siya friend, actually. Binubuli ko siya nung college. Bully po kasi ako. Alam niyo yung bully? Yes. Nakakita lang kayo ng bully? Yes. Nabully na ba kayo? Yes. Usually, anong ginagawa ng mga bully? Ha? Nangakasar. Ano pa? Nangingigil. Wala, yung pangingigil, normal na bagay sa akin yun. Alam mo kung paano ako mambuli? Yung tao na yun, yung upline na nag-invite sa akin, ang ginagawa ko ba? Kasi ako dati, nagabalik-balik. Taka-en Ramirez ako sa Galas. Meron doon talibaba. Bago ako pumasok ng school, kumukuha ako ng mga siling labuyo. Alam niyo yung siling labuyo? Yes. Yung maliliit na siling na sobrang anghang. Ang gagawin ko, pag nasa school na ako, dudurugin ko yung sa daliri ko. Tapos pag nakikita ko, yung mga paborito kong binubuli, pinapahira ko sa leeg. Siyempre, nasa 8 na umaga, hindi pa masyadong pinapawisan. Hindi nila parang, ano ba? Ganun pa yun? Ano ba? Kahit sinong tumahan sa harap ko, papahira ko sa leeg. Kahit babae pa yan, ano ba? Bastos mo ah. Takala mo, ganda mo ah. Siyempre, pag tumirik na araw, bandang alas 10, alas 11, nagpapawis-pawis na, kita mo yung batok, akala mo to sino. Yun po yung mga, alam mo yun, so nung nakaharap ko yung upline niya na sinasabi niya, nag-flashback sa akin lahat ng mga pinagkagawa ko, and natatawa ko. So imagine mo, pinipresent niya sa akin yung business, tawa ako ng tawa. Hindi ko naiintindihan yung bilog-bilog, yung this is you daw. Hindi ko maintindihan kasi alam mo yun, nai-imagine yung, eh meron pa ako dun dati, ang lalakagang ginawa ko. Kasi quiz, yung mga nerd, alam mo yung mga nerd? Yung mga tamang aral, tas ayaw magpakopya. Ano sagot sa number 8? Tangin na yung papel, tagong-tago. Kasi siya ka, di ko nag-aral eh. Sabi sa akin ganun, ano na itong damot nito ah, bagsak ako. Bagsak ako sa quiz, bad trip ako nun. Sinisisip ko siya, tangin na kaya ako bumagsak kasi di ka nagpakopya. Kaya ka bumagsak, di ka nag-aaral. Bakit ako mag-aaral kung pwede naman mag-opera? Ikaw lang ako yung download ko eh, no?
So galit na galit ako sa kanya. Nagkataon umihig yung mga kamote, yung mga nerd sa school namin. Nagsabay-sabay siya yung mga nerd, magbabarkada yan, di ba? Yung mga mukhang minion, mga kapansalan yun. Tapos tamang mga agabi-dabit na ng disket, di ba dati? Kasi yung mga computer games, naka-disket pa eh, di ba? Naka-floppy disk, dami-daming dala. Sabay-sabay ngayong umihig. Eh yung CR namin, yung ganito bukas. Bukas. So pag tumuha ko ganun, aha! Sa link, sa harap, meron isang aircon. Di ba yung aircon may tumutulong tubig? May balting nakasalok sa tubig na tumutulong. Pati yung sa balting, ang dumi. May kiti-kiti, may dura-dura pa. Sabi ko, perfect. Ginawa ko yung balde. Alam mo, ginawa ko, binuhos ko sa kanilang apat, ilahilera pa sila. Pagbuhos ko, takbo ko sa guidance, tas kunyari tumitingin ako balilang bulit. Diyos sa bulletin board, tumitingin ako. Takbo yung apat. Ma'am, may nagbasa. Magano'n lang, ma'am, may nagbasa. Ako, tinignan ko kung sila natatawa ako. Nagsusubok sila, hindi nila alam ako yung nagbasa sa kanilang mga bobo talaga. Kopya ng quiz, ha? So, alam mo yun yung naaalala ko habang ina-explain sa akin. So, tama ako ng tawa sa putang inang to. Imagine mo ina-explain ang ako ng dating binubuli ko. So, wala po ako naintindihan. Kaya lang, nung ina-explain sa akin yung business, natapos na siya. Siguro nakahalata, di ako nakikinig. Tsaka natatawa-tawa ako. Tinigil niya yung presentation. And then, alam ko, ginawa? Pinakita niya yung clear file niya. Para ito yung mga napuntahan ko. And nagulat ako, kasi yung taong ina-happy ko, yung taong binubuli ko, nakapunta ng Amerika, nakapunta ng LA, nakapunta ng Chicago, nakapunta ng Las Vegas, nakapunta ng Texas, nakapunta ng Japan, nakapag-travel na sa mga bansa ang gusto kong puntahan. And medyo napapahiya po ako sa sarili ko ng mga oras na yun. And ang masakit, pinakita niya po sa akin yung income niya, pare, ito ngayon yung kinikita ko. 200,000, 220,000, 250,000, 270,000. Pare, yan yung kinikita ko dahil sa negosyong baduy na to. And alam mo, bigla ako napakataras, sabi ko, tanginan to ah. Ang laki ng kinikita. Imagine mo ah, at that time, ang sweldo ko po, 15,000. Ang kinikita ng kaibigan ko, more than 200,000. Magaling ako sa math, bobo lang ako sa algebra. Pero magaling ako sa fraction, magaling ako sa math. And hindi mo kailangan maging matalino. Ang 10% ng 200,000, magkano? 20,000. Ha? 20,000. Bakit 10%? Yan yung withholding tax na meron tayo sa Pilipinas. And dun po ako nasaktan. Imagine mo, yung tax niya, mas malaki pa sa sweldo ko. Tama mali? Andito ako, yabang-yabang ko, puro ako forma, pero mas malaki pa yung tax niya sa sweldo ko. And ang masakit, after presentation, siya sumakay ng kotse niya, ako sumakay ng jeep. Alam mo yun, habang nakasakay ako ng jeep, pahiyang-pahiya ako sa sarili ko. Ano, tawa-tawa ka ngayon, commute-commute ka. Kumi ka pala eh, no? Alam mo yun, nilalait ko na bigla yung sarili ko. Alam mo yun, biglang sasakay ka ng MRT. Diba, imagine na, ngayon ba nakasakay na ako uli kayo ng MRT? Na-try nyo na? Grabe, no? Kasi nung nakaraan, pinaayos ko yung kotse ko, sinubukan ko mag-commute. Sabi ko, di ako magta-taxi, sinubukan ko mag-MRT. Tangina pare, mukaan. Alam mo yung mukaan? Ito yung mukha mo. May mukha dito. Tapos dito may mukha din. Power, di ba? Ito malupit. Iba klase yung amoy eh, no? Amoy tao talaga. Amoy magsasaka. Alam mo yung amoy ESFM? At saka kahit ayaw mo pumasok ng train, kung saan ka pumapasok eh, di ba? Tayo ka lang sa harap. Pag dumating yung train, gano'n. Ang nakakaaway, mga babae, imagine mo yung mga babae, hindi nila alam kung ano tatakpan nila. Tatakpan na boots nila, tatakpan nila kwet nila. Dati nga, may nakita ko, sumigaw eh. Mama, ano ba? Yung payong mo, nakakatusok. Sabi ng mama, ha? Wala mo ako payong ah. Alam mo yun? So, doon ko na-realize sa panahon ngayon, naging practical po ako mag-isip. Doon ko na-isip na, sa panahon ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, hindi importante kung ano yung ginagawa mo. Ang importante, ano resulta ng ginagawa mo. Tama. Derechan po tayo. Ayoko lang ginagawa sa networking. Ayoko magbenta ng produkto sa Smarinose. Ayoko mag-invite ng tao. Kasi bakit? Pinagtatawanan ako, nililayat ako, nire-reject ako. Ayoko lahat yan. Seminar? Ayoko umatin na seminar, makakaantok. Ayoko magbasa ng mga trainings. Tignan mo to, kagaya niyan. O, ano, kaya pa? Ano, ha? Kaya pa?
harap ka pa umu ko para matulog, ha? Ang ibay mo ka rin. Ang best ka. Parang di alam kung nasa siya, ano ba ito? Anong nangyayari? Parang galing pa siya sa akin eh, nag-iisip ko, sorry sa estorbo, ha? Ako po yung nag-speaker lang dito. Alam niyo, ayoko to eh, ayoko itong ginagawa eh, di ba? Imagine mo, maungumbinsi ka. Ang pangit sa ginagawa natin yung negosyo, ito ang pinakapangit dito, ha? Nag-o-offer ka ng opportunity, pwede magbago buhay nila, and then tatanggihan ka. Tama mali? So parang, anong doon na re-arise ang mga Pilipino, bubuta lang eh, di ba? Pakitaan mo ng opportunity, ayaw, pero sabi mo, oh, dito magtrabaho ka, itaw sa sweldo, payag siya. So alam niyo, kaya ayoko nang ginagawa ng networking. Kaya lang, gusto ko yung resulta nila. Gusto ko magkakotse, gusto ko mag-travel, gusto ko kumita ng malaki, gusto ko ng freedom. Sa trabaho ko dati, gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung harap ko lang computer, walang nakikialam sa akin, malamig yung opisina ko. Alam mo yun? Gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko yung trabaho ko. Pag tinanong ka ng mga barkada mo, saan ka nagkatrabaho? Ako, Globe Telecommunication. Diba? Angas. Actually, di pa tanong yung tanong. Hindi pa tapos yung tanong eh. Saan ka nag... Globe Telecommunication. Sabi ganun kabigla ko. Ano? Ikaw? Ha? Alam mo yun? Gusto ko yung trabaho ko. Gusto ko yung kumpanya ko. But the problem is, ayoko nung kinikita nila. Kasi yung kinikita ko, payslip. Alam niyo yung payslip? Pag pay sa'yo, biglang slip. Dumaan lang. Lahat pinamayag ng bills. Nakaka-relate sa mga nagtatrabaho? Yes. Alam mo yun? Kahit binata ka, hindi ka makaipon. Tama. So sabi ko, bakit hindi ko subukan yung networking? Ayoko nung ginagawa niya, pero maganda yung resulta nila. Gusto ko umaman eh. Sino ayaw umaman? Taas kamay. Kung kita mo, nakakatulog ka pa, brad eh. Gising tayo dyan, nahawa pa to, tatawa-tawa ka, ikaw rin. Sino ayaw umaman? Lahat ng tao gusto umaman, tama mali. Pag tinanong ka, gusto mo umaman at sabi mo ayaw mo, ipokrito ka. Wala naman tao gusto maghirap habang buhay eh. Sabi ko, subukan ko yung networking. Baka tawa-tawa kayo pag kayo natulog dyan. Buksan ko na nga ito, basahin ko kayo dyan. Pati beta dahil buksan ko na rin. Baka may nakakita lang tutulog dyan. Pati asahin, buksan ko rin. Tulog-tulog kayo ha. Anyway, so, yun ano, sabi ko, subukan ko. Umadala ko ng mga seminars, chinaga ko. Eh, parang hindi ako makatulog. Sa harap ako umuupo. Pero ito, iba ka talaga. Pinilit ko po, atin ako ng seminars. And alam mo, na-internalize ko and nagkaroon ako ng vision. Sabi ko, kaya ko to. Yung networking, kaya ko to. Sabi ko, paramihan ng kaibigan. Pare, ang dami kong kaibigan. Kasi nag-elementary po ako. Ito ah, ngayon ko lang ikikwento sa inyo ah. Nag-elementary po ako, grade 1, Epepanyo High School sa Malate. Grade 2, sa EMS Elementary School sa Taguig. Grade 3, Nichols Elementary School. Grade 4, Ermita Catholic School. Grade 5, sa San Gabriel High School, Cavite. Grade 6, Ernie J. Elementary School. Taon-taon, iba-iba po ang eskwelahan ko. Kaya sobrang dami mong kaibigan. Noong nag-fourth year po ako, first year, second year, GMATS, sa GMA Cavite. Third year, fourth year, sa Taguig, sa FAPSI, Fort Andres Bonifacio High School. So imagine mo, ang dami ko, sabi ko, eto malupit, noong nag-college ako, di ba kinuwento ko? Ang dami kong eskwelahan, campus tour ako. Ang malupit, hindi ako nag-black section. So alam mo yun, sabi ko, kung invite-invite, ang dami kong mai-invite. Sabi ko, kung recruit-recruit, ang dami kong mare-recruit. Sabi ko, kaya ko tong networking na to. Sabi ko, kung yayaman ako sa pag-i-invite, sigurado yayaman ako dito. Alam mo, ginawa ko? After 5 days, nag-resign po ako, nag-full-time ako. Imagine mo, nasa Globe ako noon na after 5 days, nag-resign po ako. Sino yung mga nagtatrabaho? Taas kamay. Taas! Ayun yung tumaas? Ang trabaho mo? Ha? Ano no? Printer. Printer? Ano ka naging printer? Balloons, alam, nag-print kayo ng mga balloons. Okay, sino pa nagtatrabaho? Taas kamay. Madam! Video? Video? Gaganda talaga ng mga tulayan sa video. Wait, tuwan-tuwan, binubola ka lang. Ano ka ba? Video, sino pa yung mga nagtatrabaho? Taas kamay. Ma'am, ano po trabaho niyo, ma'am? Teacher!
Wow! Advantage mo, ma'am, kasi magaling na magturo. Boss, ikaw naka-ping. Anong trabaho mo? Call center. Kita mo naman yung accent, ha? Call center. You mean to say before you go, you walk away? Okay, kasi mga English yan, di ba? Sino ba mga nagtatrabaho? Anong trabaho mo, kuya? Forwarding. Balipayan box. Maraming kayo nakukupit dun. Wala, wala. Parehas ang laban. Anong trabaho mo? Ha? Anong trabaho mo dun? Tagalaga ng pating. Ocean Park daw eh. De, regardless kung anong trabaho nyo, dun po sa mga nagtatrabaho, ulitin ko yung sinabi ko. After 5 days, nag-resign ako. Sabi ni ma'am. Hindi ko sinasabi mag-resign ngayon, ha? Ako yun. Kasi bakit? Sabi ko nga na-feel ko, kaya ko eh. Ilaksan ko po yung loob ko. After 5 days, nag-resign ako and wala po akong pinagsisiyan sa decision ko. The rest is history. I-forward po natin. Forward natin. That was, aminin ko po sa inyo, that was year 2002. Ang uno, hindi ko siya first time networking, hindi siya first networking ko. Ang kauna-una ang networking pinasok ko, para fair, hindi ko lang sasabihin yung pangalan na Forever Living Products. Pero dun po. Doon po yung kaunahan networking ko. So doon po, downline ko si Mark Capiton. Doon po ako natuto, yun yung naging training ground ko sa networking. So, the rest is history. 5 years ago, 8 years ago, ini-invite ako ni Mark sa Uno, ayoko na. Nadala na po ako. Ayoko na mag-network. I'm sure marami kayong mga na-invite ayaw na mag-network. Tama mali. Ano nangyari po sa akin? Parang roller coaster ang buhay ko sa networking career. Dating wala, umangat. Dahil hindi marunong mawag ng pera, bumagsak. And again, natuto, nagkaroon ng skills, umangat ulit. And again, dahil bata, kaya pag naalala ko natin pagkakamali ko, sayang, sayang, bumagsak na naman. And again, siguro dahil may desire, gusto talaga umasenso, umangat ulit. So, pumasok ko dahil sa networking, ang problema, lahat po ng kumpanya pinasok ko, kumikita ko ng malaki, nagtatap-earner ako, nagkakakotche ako, but the problem is yung company nagsasara. Ang dami po networking na salihan. Kung alam niyo yung second quadrant, di ba? Alam nyo ba yun? Wala na, second na, nagsara na ka eh. Sumali po ako doon, nagkakotche, nagsara. Sa legacy, sumali ako doon, 4 months, nagkakotche ako, kaya lang ang problema, ang kumpanya nagsara. Sumali ako sa load extreme, kumita na malaki, nagkakotche, ang problema yung kumpanya nagsara. Sumali ako ng Enrich, nagkakotche, top 2, kumita na malaki, hindi nagsara. Sumali ako sa Team 1, again, nag-top 2 ako doon. Nung pagkatapto na pagkatapto ko, after 2 weeks, nagsara. Alam mo yun, nakakadala. Tama, mali. Siyempre, mga in-invite mo, mga kaibigan, kamag-anak mo, pag nagsara yung kumpanya, hindi naman yung kumpanya habulin eh, ikaw eh. So, anyway, nakaipon po ako ng malaki. Ang kotse ko, Pajero, may sarili akong bahay. Sabi ko, din ako mag-network. Nakakahiya, nakakapagod na. Sabi ko, yung pera ko, kita traditional business ko, papalaguin ko, tapos din ako mag-networking ever. So, nagnegosyo po ako. Ang problema, wala akong experience sa business. Yung unang negosyong pinasok ko, ay grabe, good news, talugi. Anong ginawa ko? Binenta ko yung Pajero, bumili ako, Toyota Corolla. So, okay lang, may kotse pa rin ako, inatirang pera, in-invest ko ulit. And dahil, may experience na, talugi pa rin.